Dahil nauso ng community pantry sa Pilipinas, nagtayo rin ako ng sarili kong version, Pulube Pantry sa kalsada. Siyempre, bumili ako ng konting grocery. Meron din tayong repolyo na galing sa isang social experiment na ginawa natin na mapapanood niyo pagtapos itong video. Magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kaibigan nating OFW. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sapagkat mula po ng ating pong maipicture sa ating channel. Ito pong ating idol na si King Lux ay madami po ang nanood at marami po din ang nag-subscribe sa ating channel. Well, para po naman mabigyan natin ng pagkakataon habang inaantay natin ang kanyang pagbabalik, sa araw na ito mga kaibigan ay sama-sama nating namnamin ang pinakaunang rason kung bakit si King Lux ay pumasok sa charity vlogs. Kung ating pong matatandaan, dati po siyang nagpa-pranks. Ang kanyang mga tema ay mga pranks at pagpapasaya. Subalit itong video na ito na ipapakita ko sa inyo, ito ang kauna-unahang video kung saan pinasok niya ang charity mission. Siyempre dahil pulubi, magpapanggap tayo na pulubi at eto nga, nagbihis ako ng pampulubi. 1, 2, 3. Na siya. Boom! Wow! Gumawa nga rin pala ako ng signage na may nakasulat na kumuha kung ano ang kailangan at magbigay kung ano ang kaya. So ito natin pong nakikita mga kaibigan, ito na po yung kung saan ay naglagay siya ng isang community pantry. Nung panahon na yan, sikat na sikat at uso na uso ang community pantry dito sa ating bansa. So dito naman sa kanya ay Pulubi Challenge. Bumili siya ng samot-saring mga noodles, groceries at i-dinisplay niya kung saan ipamimigay niya ng libre. Sundin ba nila yung nakasulat sa karton o magagawan sila? Simulan na natin to. So dito mga kaibigan, pwede kang kumuha ng libre base sa iyong pangangailangan. At pwede ka rin magbigay kung mayroon kang kakayanan. Kung atin pong mapapansin, nung nag-i-start pa lang siya, na ilatag na niya, walang pumapasok sa kanya, walang pumupunta, walang nakikiusyuso. Hindi lang kasi itong nilagay niya kung saang lugar ito. No? Although nakikita at napapansin natin na nakalatag ng lahat pero wala pa rin pumupunta sa kanya. Eto, may babae pumasok. Ayun, nagtatanong yung babae, 20 lang daw ang pera niya. Kahit wala kayong ibigay. Para kung sa din eh. Ibigay ko yan. Ibigay ko? Sure ka? Libre yan. Hindi ako maniningil. Nag-asa man ka? Marinduque, na-lockdown ako. Ayun, tinatanong siya kung taga saan siya. At maraming tanong si ate, no? Daming tanong niya kung paano, ano yung mga ginagawa niya dyan sa mga naka-display. Marami kasi nagbigay sa akin eh. Pera. Tapos ito, sobra. Ako lang naman mag-isa. Kunti lang kinakain ko, tapos sobra yung pera. Binili ko nito. And, isa lang sa napansin natin mga kaibigan, na dito habang nakalatag, hindi katulad ng ano na may magdadampot agad. Dito wala pa eh. Wala pang nagdadampot. Iba nagtatanong, nag-aalinlangan. No? Or marahil that time, hindi pa sila gaanong familiar sa tinatawag na community pantry. Wala pa silang idea kung ano ito. Ayun. Parang bibigay ko sa tao din. Babalik ko sa tao. May lumapit na nakasakay sa motor. Wala lang, sir. Ano ang kailangan? Magbigay kung ano ang kaya. Kung iba ka, ingunari, nag-aangkat 20, okay na nito. Huwag na, walang kapalit yan. Ayun, pinapaliwanag niya, walang kapalit. Kumuha lang base sa pangangailangan, no? Walang kapalit. Walang kapalit? Hindi ka mag-receive ng pera? Walang kapalit yan. Libre yan lahat. Libre ni lahat? Wow! Pero kukuha ka lang kung ano ang kailangan mo. Oo. Pwede kumukuha ka lang. Depende sa'yo. Sige, kuha ka yan. Ayan, niyayaya niya. Sige, kuha kayo. Ayaw talaga nilang kumuha. Ayaw talaga nilang dumampot pa, no? Hindi ko kayo sisingilin. Si Kuya may idea na, community pantry yung nakamotor. Ikaw sir, kumuha ka kahit ano dyan. Hindi kita sisingilin, huwag kang mag-alala. Oo, kung ano lang yung kaya mo. Basta kung ano lang kailangan ng pamilya mo ngayon o ano.
Ayan, ito na, medyo dinadagsa-dagsa na siya ng tao, no? Sabi ni Kuya, yung itlog lang, ha, wala daw siyang ulam. Kahit ano lang, kahit rambol-rambol lang kunin mo, okay lang. Sige, matuha mo! Ito si Ate ito, tanong ha. Tandaan nyo ha, unang kuha yan, tingnan natin. Sana! Ikaw, kahit ilan, huwag mo lang ubusin lahat. Oh, of course! Ayan, lumampot na siya. Ikaw, te, kayo. Yung dalawa, lumampas lang, no? Yung nagtatanong kangina, ayan, nagpipili na siya, dumadampot na siya. Ayan, may dinampot na, no? May napili na yung nagtatanong kangina. Dumampot na siya. Sige, kiko bahala dyan. Noodles, halata. Basta kung ano lang yung kailangan niya. Libre lang yan. Wow! Kila ba eh? Libre nga lang yan. Tinatanong ni Kuya, ni Tatay, no, magkano nga ba ito? Oo, sabi ni King Lux, libre lang yan. Kumuha ka lang. Basta eh, pagdasal mo lang ako, sir. Okay na yan. Eh, may pumasok isa. Sige. Ito bala, sir, Nicolio. Gulay. Luto. Ayun, si Tatay may nakuha na rin na kumuha na siya. Kain mo sa inyo. Masarap yan. May sardinas. Lagyan mo lang sardinas. Parang pinipilit pa si Tatay, no? Na nahiya pa siyang kumuha. Saan siya kay Kuanani, boss? Sige na, huwag kang haya. Sige na. Tsaka Repolio. Partner mo ng Repolio. Ibigay niyo ba si Bigay? Libre lang yan. Kasi may nagbigay sa akin ng pera. Sobra ko yan. Huwag kayo mag-alala. Hindi ako maniningil sa inyo. Kailangan binabalik ko lang sa tao yung... Teka ha, bumalik si ano, si ate. Nakapangalawa yung naka-itim ha, na bumalik na naman. Ang natanggap ko. Ah, so yun yung ipangumpra. Ang kwarta na diyakal sa tao sa inyo. Hmm. Ikaw sir, bahala. Ikaw bahala. God bless sir. Dumampot na naman. Nakadalawa na si ate. Grabe ka ate ha. Nakadalawa na siya. Dalawang balik na yan, di ba? Oh, nakadalawa na. Ito may lumapit isa. Ikaw sir, kung ano yung kailangan mo, kumuha ko kahit ilan. Ayan, kung ano yung kailangan, kumuha kailan. Maliban dun sa nagtatanong kangina, nakadalawang balik, yung iba, ayaw pang kumuha. No, ito si Kuya, tingnan natin. Wala ka lang, sir. Sige. Okay lang. Bakit ang bigay ka, sir? Kasi, sobra ko yan. Binigay lang din sa akin yung pera. Binabalik ko lang sa tao yung sobrang binigay sa akin. Ayun. Sabi niya, binabalik lang sa tao yung sobrang binibigay sa akin. Oh, sige, sir. Salamat, sir. Oh, okay. So, ito mga kaibigan yung kwento kung saan nag-umpisa siyang mamigay ng tulong. Ito yung kauna-unahang video niya na kung saan ay nag-shift siya from pranks, yung mga pranks niya ng mga video papunta sa charity mission. Ito yung kauna-unahan. And this time, ito yung pagpasok ng pandemya. Talagang, kumbaga, tinisting niya itong ganitong pagkakataon. No? Okay. So, kung ating titingnan hanggang sa dulo, ayan, hanggang sa dumami na yung tao. Marami ng tao. Tingnan mo. Mula nung nagdamputan na sila at talagang naano nila na libre lang, no? Talagang libre lang. Sigurado ka? Ikaw, yes. Baka gusto mo pang kumuha ng ano dyan? So dumami na yung tao, dumami na yung ito si ate, bumalik na naman yung nakaitim, tingnan natin. Kung mapapansin nyo, merong isang bukod tanging nagbigay sa atin. Nagbigay siya ng konting barya para... Yun, ito yung nakakatouch dito, no? Sa kabila ng lahat, may isang tao na nagbalik sa kanya. Kasi ang nakalagay dun, kumuha ka base sa iyong pangangailangan, magbigay ka kung mayroon, no? So itong babae nagbigay. Ayan, siya lang yung isa, kaisa-isang natatandaan natin na nagbigay sa kanya, ano? So ayan, nagkakagulo na, dumadami na yung tao, no? Ayan na, hanggang sa, eto na, naubos na. Ito mga kaibigan, balikan natin, no? Ito si ate, no? Iyan, pwede yan, sir. Tanggalin nyo lang sana, sir.
Tanggalin niyo. So ayun, unti-unting lumiliit na at nauubos na. Bilisan lang natin sa dulo, mga kaibigan. Meron kasi akong ayan. Ito na. Ito na yung ito, mga kaibigan, yung naglaano na siya. Ito yung nagliligpit na siya. Ito yung pinakamalagang punto na nasilip ko. Yung bata tumitingin sa kanya. Nagbigay ka pala, sabi ng bata, no? Kanina, naubos na nila. Ha? Naubos na nila. Ano sa may yung dipata dito? Dilata. Ha? Dilata. Tinatanong ng bata, ano ba yung mga pinamigay mo? Sabi niya, dilata. Pansit ka, noodles, kape, gulay, itlog. Sikat ka na, kuya. Ayan, sabi ng bata, sisikat ka na. Ha? Kung ating titingnan, dito, mula sa pagpa-pranks, although nakikilala na siya pero hindi pa siya gaanong kilalang kilala at that time. Kasi sumikat siya nung namigay na siya ng kalabaw, diba? Doon na siya talagang nag-boom at nakilala. Doon na siyang umusbong yung kanyang pangalan. Pero tingnan mo yung sinabi ng bata, sisikat ka, kuya. Ha? Sisikat ka. Hindi siguro. Oh, sabi naman ni King Lux, hindi siguro, no? Oh. Malaking salamat pala kay Lloyd pati kay Joanne sa pag-participate at sa pag- Ayan. So, alam yung mga kaibigan, doon ako na ano, yung sinabi nung batang sisikat ka. So parang ano, parang itinadhana ano na talagang sisikat ka. At itong kanyang community pantry, nasundan pa ito. Nasundan pa ito ng part 2 hanggang sa ang sumunod na mga pangyayari, kung ating mapapansin yung kanyang pag-open ng mga sari-sari store, 'di ba? Nag-open siya ng mga tindahan, tapos kukuha ka din lang ng libre nung panahon ng pandemya. Yung kasagsagan ng pandemya, nagtuloy-tuloy na po siya sa kanyang pag-charity mission. And then sinubaybayan po natin yung pamimigay niya ng tulong una sa mga social experiment niya, tigli 5,000 lang. At dito na nga dumating na po sa punto na sobrang bilis ng paglaki ng kanyang subscribers. At nung lumaki ang kanyang subscriber at na-hit niya yung 100,000, dito siya namigay ng yung pamigay na ng kalabaw. Dito na siya talagang hustong nakilala, na i-feature na siya sa GMA at talagang dumami na ang kanyang mga followers. Well, mga kaibigan, kaya ko lang po pinakita ito sa inyo upang balikan natin ang magandang inspirasyon na ibinigay ni King Lux, hindi lang sa kanyang mga followers, kundi sa katulad naming mga vloggers. Sa susunod, mga kaibigan, aantabayan na natin. Ako, naniniwala ako na talagang nagpapahinga lang siya. Naniniwala ako na mayroon lang siyang mahalagang misyon na kailangan niyang tapusin. Pero at least nagparamdam na siya sa akin, nagsabi siya na babalik ako, malapit na. Nagparamdam na rin siya sa mga GC niya na malapit na malapit na. At ang pagkakataong iyan, mga kaibigan, sama-sama tayong magbabantay, sama-sama tayong aabangan, sama-sama nating aabangan ang kanyang vlog sa darating na panahon. Hanggang dito lamang, mga kaibigan, at kung kaisa ka sa mga nagmamahal kay King Lux, comment down below, ano nga ba yung inyong pinakamasayang eksperyensya at ano nga ba ang rason kung bakit mo minahal ang isang King Lux. Ako po si Taong Gala. Sana po ay patuloy lang po natin bisitahin ang kanyang channel at panoorin po natin ng panoorin ang kanyang mga video. Malaking tulong po yan habang hindi pa po siya nanunumbalik sa social media at pagbabalik. At syempre, hinihingi ko rin po sa inyo na sana po ay inyo po ding suportahan ang ating channel bilang pagsuporta na po sa ating ding layunin makapagpatuloy sa ating mga charity mission. Ako po muli si Taong Gala at maraming salamat po sa inyong lahat.